makaligtas habang bihag ng mga Maute-ISIS, napilitan daw magpalipat o magpa-convert sa Islam. Ang isa sa mga nasagip na ang katolikong paring si Father Chito Soganub. Nakatutok si Chino Gaston. Balang hindi at masiglang Father Chito Soganub ang humarap sa media sa Campo Aguinaldo kanina, dalawang araw matapos ma-rescue ng mga sundalo sa Bato Mosque, ang bangunahing kuta ng Maute-ISIS sa Marawi City. Sa mga litrato at video habang bumibiyahe pa Manila, bakas ang tuwa kay Father Soganub na halos apat na buwang naging bihag ng Maute-ISIS. Kwento ng mga bihag na naunang nakatakas, isa sa mga pinagagawa kay Father Chito ang pagtalok ng mga paputok para gawing bomba laban sa mga sundalo. Bagamat hindi pinagbigyan ng media na makapanayam ang bari, nag-iwan siya ng palabirong mensahe. Sa lahat, salamat at saka I pray for you. God bless you all. Pray for me for trauma healing recovery. Thank you very much. God bless you. Mario, physically strong, handsome. Kasamang nasagip ng mga sundalo hating gabi noong Sabado, ang teacher na si Lord B. Noblesa Acopio. Itinanggi ng militar na nagkaroon ng negosasyon sa paglaya ni Father Chito. Wala naman kami natanggap na mga impormasyon na gano'n. Ini overtures coming from other parties, except yung suggestion ni Solitario for a while na tigil putukan muna kami, alis muna kami sa area para makatakas daw yung mga Maute, which we did not agree. Batay sa kanyang kwento sa mga opisyal ng militar at Lanao del Sur, habang bihag ng Maute-ISIS, hindi naman daw nakaranas ng pagmamalupit si Father Chito. Pinakakain naman daw siya ng husto, pero napilitan daw mag-convert sa Islam ang katolikong pari. That's what the Maute, their captors requested them to do. Sinasagawa ang clearing operation sa mga tunnel at secret chambers sa ilalim ng Bato Mosque na nagsilbing command center ng Maute-ISIS. Nasa 12 bihag pa ang hawak ng mga terorista sa ilalim ng mosque. The Bato Mosque, ito ay isang mosque na sa ilalim ay maraming intricate tunnels and secret chambers. So we are actually clearing those chambers and may mga hostages pa rin doon. Kinumpirma rin ng militar na napaatras na ang grupo ng mga terorista sa mga gusaling napapaloob sa 10 hektaryang area malapit sa mosque. Buhay at nakikipaglaban pa rin daw sina ASG Commander Isnilon Habilon at Omar Gaya Maute. Pero patay na raw ang mga kapatid nitong sina Otto, Madi at Abdullah Maute. Meron pang tinatayang 45 hanggang 50 hostages na hawak ang grupo. May 10 Indonesian at Malaysian fighters din daw na kasama pa rin ang grupo. Bukod sa pagligtas sa mga bihag, prioridad ng militar na hindi makalabas ng Marawi City si Habilon na kinikilalang pinuno ng ISIS sa buong bansa. Chino Gaston, nakatutok, 24 Oras.